na sa susunod na linggo, kaya dagsana ang mga pasahero sa mga bus terminal, pier at airport. Lampas na ang dami ng mga pasahero kumpara noong wala pang pandemya. At live mula sa PTEX, nasa frontline ang balitang yan, si Shaila Francisco. Shaila, gaano na karami ang mga biyahero dyan? Julius, Cheryl, punuan na nga sa ilang mga bus na bumibiyahe pa probinsya dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Karamihan sa kanila inaagana ang biyahe para sa Semana Santa para makaiwas sa dagsa ng mga pasahero sa susunod na linggo. Ganyan din ang eksena sa mga pier at airport. Tuloy-tuloy na ang dating ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Pagpasok sa loob, mahabang pila ang bubunuin nila sa mga check-in counters. Isa sa mga matiyagang pumila ang pamilya ni Maricel na magbabakasyon sa Bacolod hanggang sa Easter Sunday sa April 17. 5 taon din daw silang hindi nakauwi sa probinsya. Pinili raw nila mag-eroplano para mabilis ang biyahe. Kasi medyo ngayon yung maluwag na biyahe. Kasi syempre bumalik na parang normal na yung situation. Kaya given na yung dami ng tao talaga. Simula Marso, halos 80% na ng pre-pandemic volume ng mga pasahero ang dumarating sa NAIA. Tataas pa raw yan sa mismong Holy Week. Pati sa mga pier, nagsimula na rin ang dagsa ng mga pasahero. Pami-pamilya ang karamihang umuuwi ng probinsya. Pinipili nilang magroro dahil mas mura ang pamasahe. Balik na rin sa pre-pandemic level ang bilang ng mga pasahero sa Manila Northport. Steadily, nag-i-increase yung passenger traffic natin. Sa Manila Northport, dahil 100% capacity na yung barko, nandun na tayo sa pre-pandemic level natin, nasa mga 1,000 to 1,100 daily. Mahaba na rin ang pila ng mga sumasakay sa bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayong buwan nga, umaabot sa 81,000 hanggang 100,000 ang pasahero rito kada araw. Lampas na yan sa 60,000 to 70,000 na pasahero bago pa magpandemya. At sa susunod na linggo, posibleng pumalo pa raw yan hanggang 120,000. Kung itataon ko pa po, hintayin ko pa po next week, sigurado pong marami pong mga OFWs at saka mas marami pang mga galing sa ibang bansa na magsisipag-uwian po sa province. Kanya-kanyang diskarte ng araw ang mga pasahero para makabiyahe na bago matapos ang linggo. Nag-vacation leave na ako for today para sulit yung long weekend vacation po. Online naman siya. Pwede siyang mag-load na lang ako, then teacher, school sa online. Nagdagdag na ang PTEX ang 2,000 bus para sa inaasang dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa. Julius, Cheryl, mas marami na nga tayo nakikita ang pasahero ngayon kumpara kaninang umaga at hapon. At kung makikita nyo sa likod ko, yung pila na ito ay yung mga commuter routes, yung mga galing sa kanilang mga trabaho, pauwi sa Cavite o sa kanilang mga bahay. Pero dumadami na rin yung mga bumabiyahe pa probinsya, kaya abiso nga ng pamunuan mag-book na ng maaga. Sundin daw ang mga health requirements at bagamat hindi nga nire-require na magpakita ng vaccination card dito, maiging dalhin pa raw ito at i-check din ang mga requirements sa mga pupuntang probinsya para iwas aberya. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Shaila Francisco.